magandang araw mula sa PAGASA Weather Forecasting Center. Narito nang lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes, March 10, 2022. Sa ating latest satellite images, makikita ho natin na nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na binantayan natin itong mga nakaraang araw. Huli po itong namataan sa layong 150 kilometers southeast ng PAGASA Island sa Palawan. So bagamat nasa labas na nga ito ng Philippine Area of Responsibility, nagdadala pa rito ng pag-ulan lalo na po dito sa may katimugang bahagi ng Palawan. Habang ang shear naman ay nakaka-apekto pa rin, particular na sa may bahagi naman ng Visayas, gayon din po sa ilang bahagi ng Mimaropa, ng Caraga, at gayon din dito sa may bahagi ng Northern Mindanao, at gayon din sa bahagi ng Quezon. Ang Zamboanga Peninsula ay medyo naapektuhan pa rin po ng low pressure area, kaya posible pa rin ang mga pag-ulan sa bahaging ito ng ating bansa. Ang bahagi naman po ng Hilagang Luzon, lalo na itong bahagi ng Cagayan Valley at Aurora, inaasahan pa rin natin ang posibilidad po no, ng mahihinang pag-ulan dahil pa rin sa epekto ng Northeast Monsoon o Hanging Amihan. Habang sa Ilocos Region at Cordillera Administrative Region ay posible pa rin po ang mga pulupulong mahihinang pag-ulan kasi ang lugar po na yan ay naapektuhan pa rin ng Hanging Amihan. Sa Kamaynilaan at iba pang bahagi ng ating bansa, asahan naman po natin ang mas maaliwalas na panahon liban na lamang sa mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Makikita po natin dito sa ating mga datos na nakalap, wala na tayong ibang pinabantayan na low pressure area. Magandang balita dahil pumalit yung tsansa na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw o anumang sama ng panahon. So asahan na lang po natin yung mga posibilidad na mga isolated o pulupulong mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. At ito naman po yung nasa natin yung panahon bukas. Asahan pa rin po ang epekto ng Hanging Amihan, particular na dyan sa bahagi po ng Hilagang Luzon, yung lugar ho ng Batanes at Cagayan Valley. Posible pa rin po yung mga mahinang pag-ulan. Samantala, sa iba pang bahagi ng Eastern Luzon kasama ang Mimaropa, ay posible pa rin makaapekto ang shear line, kaya malaki pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan. Kasama na dyan yung Bicol Region at Quezon Province at Aurora. No, inaasahan ho natin na itong shear line ay patuloy na makaapekto sa mga lugar na ito sa ating bansa. Sa nalalabing bahagi po ng Luzon ay inaasahan po natin ang mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Pero generally po, maaliwalas ang panahon, particular na dito sa Western Luzon. Kasama na dyan nga yung Ilocos Region, kasama dyan yung Central Luzon at Kamaynilaan at ilang bahagi ng Calabarzon. Agot ang temperatura sa Tagig Araw, 21 to 29 degrees Celsius. Sa Legazpi naman, nasa 24 to 29 degrees Celsius. Habang sa Puerto Princesa, nasa 26 to 31 degrees Celsius. Sa Calayan Islands naman, nasa 26 to 31 degrees Celsius. Sa Tagaytay, nasa 23 to 29 degrees Celsius. Dito sa Kamaynilaan, agwat ng temperatura ay 24 to 33 degrees Celsius. Samantalang sa Baguio, nasa 15 to 24 degrees Celsius. At sa Lawag, nasa 24 to 32 degrees Celsius. Narito naman ating inaasahang panahon bukas sa bahagi naman ng Visayas. Sa mga kababayan natin dyan po sa Samar, Leyte, no, kasama din yung lalawigan ng Biliran, asahan pa rin ho natin ang malaking tsansa ng mga pag-ulan dahil sa epekto ng shear line. Agwat ang temperatura natin ay 25 to 29 degrees Celsius. Sa nalabing bahagi po ng Visayas, dyan sa Central at Western Visayas, ay mas maliwala sa panahon naman ang inaasahan liban na lamang sa mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Sa Cebu, ang agwat ng temperatura ay 24 to 31 degrees Celsius. Sa Iloilo naman, nasa 24 to 31 degrees Celsius. Sa Mindanao, malaki pa rin ho yung tsansa ng mga pag-ulan, lalo na dito sa may Caraga. Yan yung mga lalawigan ng Surigao, ng Agusan, ng Dinagat Islands, dahil po sa epekto pa rin ng shear line. At sa nalalabing bahagi po ng Mindanao, ay mas maliwalas na panahon naman ang mararanasan. So, balit posibilidad pa rin, o may posibilidad pa rin ng mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Agwat ng temperatura sa Cagayan de Oro, 24 to 30 degrees Celsius. Sa Davao naman, nasa 25 to 33 degrees Celsius. Habang sa Zamboanga, nasa 25 to 33 degrees Celsius. Sa mga kababayan po natin, may nakataas pa rin tayo na gale warning. Delikado pa rin pong maglayag, lalong-lalo na yung mga malilitas sa sakyang pandagat dito sa mga baybayin ng Hilagang Luzon. Partikular na sa Hilagang Baybayin po ng Ilocos Norte, gayon din sa Cagayan kasama ang Babuyan Islands at gayon din sa Batanes. Magiging maalon po ang karagatan dahil pa rin yan sa epekto ng Hanging Amihan, kaya po lalong-lalo na binabalaan natin yung mga malilit na sasakyang pandagat at malilit na mga bangka na huwag mo nang pumalaot sapagkat magiging napakaalon ang karagatan. At narito naman po ang magiging lagay ng panahon sa sunod na mga tatlong araw, so ngayong weekend hanggang Monday. Inaasahan po natin malaking bahagi ng ating bansa ay makararanas ng maliwalas na panahon. Kung mapapansin po natin,
Itong bahagi lamang po ng Legazpi City sa Bicol Region ay malaki yung tsansa ng magiging maulan bandang Sabado. Yan po ay epekto ng shear line. So asahan pa rin po na malaki yung tsansa ng pag-ulan sa bahagi ng Bicol Region. Sa Kamaynilaan, maliwalas po ang panahon mararanasan ngayong weekend hanggang Monday. Agwat ang temperatura natin nasa 25 to 33 degrees Celsius. Sa Baguio, maliwalas din ang panahon mararanasan. Ang agwat ang temperatura natin sa Baguio, 15 to 26 degrees Celsius. Sa Legazpi City naman po, inaasahan natin na papaganda na yung panahon. Kaya ang inaasahan po natin agwat ng temperatura ay mula 24 to 31 degrees Celsius. Habang sa Metro Cebu, maliwalas din ang panahong mararanasan. Liban na lamang sa mga pulupulong pag-ulan, pagkidat pagkulog at ang agwat ng temperatura 24 to 33 degrees Celsius. Habang sa Metro Davao naman, nasa 24 to 33 degrees Celsius ang agwat ng temperatura. At asahan ng mga kababayan natin sa Davao na malit yung tsansa ng mga pag-ulan, maliban na lamang din sa mga isolated rain showers and thunderstorms. At inaasahan po natin, ang araw ay lunubog mamayang 6:06 ng gabi at bukas, sisikat ito ganap na 6:07 ng umaga. At patuloy pa rin namin kayo nangyayahan, sundan tayo sa iba't ibang mga social media platforms sa Twitter, Facebook at YouTube. Gayun din po, kung nais niyo po na mas marami pang impormasyon tungkol sa ating panahon at klima, maaari po kayong bumisita sa ating website www.bagong.pagasa.dost.gov.ph. At muli po, mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ako naman si Obet Badrina, nag-uulat. Maraming salamat po, magandang araw sa inyong lahat.